sa dalawang laro ni Kai Sato sa Yokohama ay nakikita na natin kung gaano kaimportante na merong makakasama si Kai Sato na isang solid na point guard. Jackpot si Kai Sato dahil nandiyan si Yuki Kawamura na isang solid point guard ng Yokohama B Corsairs na si Kai Sato ang palaging target niya. Kahit sa ilang plays lang na ating nakikitang Kai Sato at Yuki Kawamura connection, ay halatang hinanap talaga ni Yuki si Kai Sato. Kaya lang, hindi pa gaanong maganda ang chemistry ng dalawang players dahil obviously, dalawang laro pa lang si Kai Sato kasama si Yuki Kawamura. Pero kung ibabase natin sa dalawang laro, ay maganda ang potential ng tambalang Kai Sato at Yuki Kawamura. Kailangan lang kasi ng matagal-tagal na panahon upang magkaroon ng chemistry ang dalawang players. And I'm sure darating rin ang panahon na magiging second nature na lang para kina Kai Sato at Yuki Kawamura kung ano ang kanilang dapat gawin. At makukuha na nila ang right mix kung sino ang titira in a given situation. At believe rin tayo kay Yuki dahil tinulungan talaga niya si Kai Sato sa unang dalawang laro upang ma-fast track ang adjustment ni Kai Sato at makakatulong siya sa team. In fact, sa unang point ni Kai Sato sa Yokohama B Corsairs ay galing ito sa isang magandang pasa ni Yuki Kawamura. Akala nga natin na magtuloy-tuloy na ito, pero mukhang ginagawa rin ang lahat ng mga defenders ni Kai Sato at Yuki Kawamura upang mapigilan nila si Kai Sato. But then again, sa dalawang laro ay pinakita ni na Kai Sato at Yuki Kawamura na pwede silang dalawa na mag-coexist at pwede nilang madadala ang team sa championship. Meron na kasing big target si Yuki sa ilalim at hindi naman mahirap hanapin si Kai Sato dahil napakalaki at napakatangkad. Kaya with a little more practice and more games ay siguradong magkaamuyan din silang dalawa at ang magiging beneficiary dito ay si Kai Sato dahil mapadali ang kanyang basketball sa tulong ni Yuki Kawamura. So far, nakukulangan pa tayo dahil merong mga pagkakataong hindi na ipasa ang bola kay Kai Sato. Pero natural lang yan dahil bago pa silang nagkakasama. Marami kasing magandang mangyayari once makukuha na ni na Kai Sato at Yuki Kawamura ang right mix. Pwede kasing mag-pop out si Kai Sato sa labas at higupin niya ang depensa palabas. At ito ang inaasahan nating adjustment na mangyayari sa third game ni Kai Sato sa Yokohama. I expect na gagawing stretch 5 si Kai Sato. And another option ay ilagay si Kai Sato sa poste and let him do his thing inside the shaded lane. Pero kapag may double team, ay pwede naman niya itong ipasa sa labas o sa mga cutting players na kakampi niya. Magaling naman na passer si Kai Sato, kaya lang hindi pa talaga na-utilize ang totality ng kanyang skill set. Hopefully, mapadali ang chemistry hindi lang kina Kai Sato at Yuki Kawamura, kundi pati na ang chemistry sa buong team. Sana rin ay makikita kaagad ng coaching staff kung papaano nila gagamitin si Kai Sato upang ma-maximize ang kanyang talent. Pero higit sa lahat, ay nakasalalay kay Kai Sato ang kanyang success. Dapat ay gagawin na lahat ni Kai Sato ang abot ng kanyang makakaya upang maipagpatuloy niya ang kanyang NBA dream. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200K subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sato himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. At sa NBA naman, currently, ang Los Angeles Lakers ay nasa 10th seed ng Western Conference at reportedly nag-walkout itong si LeBron James pagkatapos ng laro. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan ay pakiclick muna ng subscribe button sa
Salamat po. Los Angeles Lakers versus Miami Heat. Sino ang matsutsugi? No Jimmy Butler ang Miami Heat? No problem. First quarter, gandang bounce pass dito ni Austin Reeves kay LeBron James. Easy 2 points lang against Jaime Jaquez Jr. Talagang daming pinabilib nitong rookie ng Miami Heat. Gandang layup sana ni rookie Jaime Jaquez Jr. Kaso parang na-intimidate ito kay LeBron James na nasa kanyang likuran, kaya mintis tuloy ang kanyang tira. At dito, turnover si Jaime Jaquez Jr. nang humarang sa kanya si Anthony Davis at pati na si LeBron James. At grabing depensa dito ng Miami Heat kay King James. Four defenders. Kinuyog talaga si LeBron. At na-foul pa ni LeBron James si Tyler Hero beyond the arc. At gulat dito si LeBron sa tawag ng referee. And Tyler Hero pumwesto sa gilid. Bato ng tres. Boom! Pasok! At first 2 points ni Jaime Jaquez Jr. Alley-oop dunk. Sumabay pa nga si LeBron James. End of the first quarter, 25-18, lamang ng 7 points ang Miami Heat. Second quarter, inagawan ng bola ang GOAT ng NBA na si LeBron James ni Jaime Jaquez Jr. At siya na rin ang tumakbo sa kabilang ring. Fast break para sa isang alley-oop. Boom! Pasok! At butata na lang ang inabot ng kapwa rookie kay Jaime Jaquez Jr. So sorry ka na lang. Nakakamanghang laro ni Jaime both on offense and defense. At dito, reverse layup pa ni Jaime Jaquez Jr. Pero bumawi naman itong si Anthony Davis ng two-handed slam. At eto pa, AD and one dunk. Pero after 10 seconds, sinagot ng isang tres ni Tyler Hero. At last basket, sa dalawang laro ni Kai Sotto sa Yokohama, ay nakikita na natin kung gaano ka-importante na merong makakasama si Kai Sotto na isang solid na point guard. Jackpot si Kai Sotto dahil nandyan si Yuki Kawamura na isang solid point guard ng Yokohama B Corsairs na si Kai Sotto ang palaging target niya. Kahit sa ilang plays lang na ating nakikitang Kai Sotto at Yuki Kawamura connection, ay halatang hinanap talaga ni Yuki si Kai Sotto. Kaya lang, hindi pa gaanong maganda ang chemistry ng dalawang players dahil obviously, dalawang laro pa lang si Kai Sotto kasama si Yuki Kawamura. Pero kung ibabase natin sa dalawang laro, ay maganda ang potential ng tambalang Kai Sotto at Yuki Kawamura.